Gusto niyo bang gumawa ng isang application sa desktop from browser? Para ba kayong isang programmer pero hindi naman pala? Okay, sa tingin niyo, ang hirap-hirap gumawa ng app dito sa desktop pero ang dali-dali lang pala. Okay, so welcome to Xvisionary. My name is Teacher Ray, and in today's video, I'm going to teach you how to create an application in your desktop as simple as ABC. Okay, kahit wala kayong experience, sundin nyo lang yung mga instruction ko sa video na ito, tapos kaya nyo na itong gawin. Pakinggan nyo lang ako ng maigi, kasi yung mga sasabihin ko po ay para po sa mga naka-offline. Pero magkapareha lang po ito sa online. Okay, magkaiba lang yung mga pinipindot. Okay, punta tayo ngayon sa ano. For example, i-check natin yung aking desktop. Yung desktop ko ngayon, teka lang ha. Yung aking desktop, teka lang ha. Start button. Type here to search button. Task view button. Running application. 28 degree. Notification. Show desktop. Folder view list. Barcode generator 36 of 46. Yung aking letter B, barcode generator lang. Walang ibang letter B na icon sa aking desktop. How about gusto ko ng bingo game? Kasi meron akong bingo game na HTML na ginawa. Tapos gusto ko siyang gawing parang application. Okay. Paano ba yan gawin? Very simple. Kasi gumagana lang siya sa isang browser. So open ako ng browser. Okay. New tab, Google Chrome, rate, toolbar, address and search bar, edit has auto. Ito pala ay gumagana dahil naka-browser ako at saka ito ay isang HTML file na gumagana sa isang server site gamit ang XAMPP. Pero ito ay gumagana din sa mga sites na nasa internet tulad ng Messenger, Google Chrome, Google Scholars at kung ano-ano pa na website. Okay, pero sabihin na lang natin ito ay isang website. Since nasa offline environment ako, so for offline environment ang gagawin ko. Pero actually, pwede nyo itong gawin sa kung anong website. Okay? Google search PHP 3.00 slash PC location. Tapos, localhost. Selection removed. Localhost. B. Teka lang po. Parang long spelling yung sunod ko. Login Microsoft. L. T slash unselected. Unselected. Localhost. Slash. B. N. Selection removed. G. O. Bingo. Space. Tama ba yan? N. B. Slash. Slash. Time logs. B. B-I-N-G-O. Bingo. Bingo game. Button refresh game. Ayun. So ang lumabas, bingo game. Kapag magta-tab tayo dyan, play bingo button. Generate bingo. Refresh game button. Toolbar. View site information menu button. May toolbar. Address and search bar. May address bar. This link. Choose map button. Zoom. 90% button. Bookmark this tab button. Bingo may game bookmark. Document. Button refresh game. Play bingo button. Bago tayo babalik ulit doon sa game na yan. How about gusto natin parang hindi siya browser? Diba kasi yun yung target natin sa video na ito. Parang gawin siya nating sarili nating app. Very simple, press Alt lang po, Alt. Merong nasa left, merong nasa right ng inyong spacebar, Alt. Toolbar, Chrome menu button, submenu, customize and control Google Chrome. Tapos baba, down. Menu selected submenu. Down. Permissions for one on. Down. Control plus. Down. New control. New incognito. Race submenu 5 of 20. Passwords and autofill submenu 6 of 20. History submenu 7 of 23. Downloads control plus JD 8 of 23. Pasensya na palagi akong umahawak sa ilong ko kasi parang na-irritate dahil sa maraming ano. Bookmarks and list sub, extension sub menu, clear browsing date, make text smaller, make text larger, full screen FL, print, search this page with, translate, find and edit sub, save and share sub menu S19 of 23. Ayun, hanapin natin yung save and share, tapos enter, down save arrow, pages, open in bingo game, create shortcut, S4 of 9, create shortcut, dun tayo, tapos enter, toolbar, create shortcut, dialog, shortcut name edit selected bingo game. Bingo game, sabi niya, okay na yan, tapos tab lang po tayo, open as window checkbox not checked. Sabi niya, open as window, so iti-check natin yan, para, magiging isang window siya. Space, kasi kung hindi natin i-check yan, magiging browser pa rin yan. Mag-o-open pa rin siya ng browser. Create button 1 of 2. Tapos create. Bingo game document. Tapos, bingo. Okay. Tapos, try nating tab. 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 Ay, close pala. Bingo game doc. New tab. Google Chrome. Right. Close. Text. Okay. Wala nang laman. Ulit tayo. Folder view list. Google Chrome 10 of 47. Tingnan natin, mag-letter B tayo. B. Barcode generator 36 of 47. Barcode. B. Bingo game 47 of 47. Oh, may bingo game na ako ngayon na icon dito sa aking desktop. Pindutin natin yung enter. Ray.
Bingo game, break. Bingo game. Ayun, may bingo game na ako. Yung kanina, yung nasa browser siya, pag magtatab ako, meron siyang address at kung ano-ano pa. Pero tingnan natin, ano ba yung kaibahan niya sa bago kong ginawang shortcut. Refresh game button. Refresh game. Zoom. Customize and control bingo game menu button sub menu. Tapos, bingo game, document, button, refresh game. Play bingo automatic button. Bumalik siya ulit doon sa play bingo. Hindi siya dumaan doon sa address, sa tab, at marami pang mga menu. So, diretso siya para lang siyang application. Di po ba? So, kung gusto nyo ng ganitong video at marami pang videos ng magic, okay, na tulad kong isang blind teacher, kaya kong gawin, kaya nyo din. Okay. So, that is it, no? Ang dali-dali lang, gumawa ng isang magical application shortcut na nasa desktop na parang sarili mo na siyang application, pero shortcut lang pala. Okay, so that's it for this video. Please don't forget to like, share, and of course, subscribe para malaman nyo pa kung ano pa yung mga iba ko pang video na kasunod nito. At comment below kung ano pang gusto nyong videos na gagawin ko. As a blind teacher, it's always very difficult, no? It's very difficult talaga, napaka-challenging. I-please yung mga bata. Pero kapag marami kang talent, okay, regardless of whether you're blind or not, everybody will be pleased. Okay? Kasi ang hirap-hirap i-please ng mga tao. And this is how you can please your other the other people around you. Sabihin na lang natin, yung mga ka-office mate mo, masya-shock kasi lahat ng nasa desktop mo, mga shortcut or mga icons ng yung favorite na mga apps. At magtatanong sila, paano mo yan nagawa? Saan mo ba yan galing? Nag-download ka ba ng app? Nag-download ka ba sa computer mo? Hindi nila alam, browser lang yan. Ayun. So that's it for this video. See you next time. Bye-bye!